Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 13, 2022. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. There was already a consensus na lahat. But of course, during the cabinet meeting, the instruction of the president is to recalibrate and focus on the LRT2. Pangulong Bongbong Marcos Jr., pumreno sa una nitong anunsyo na libreng sakay sa mga estudyante. Pero sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face classes, paano nga ba haharapin ang dagsan ng mga pasahero? School supplies sa Divisoria, nagtaas na rin ng presyo. Bentahan, tumumal. Malaki pong backlog natin sa plaka bumam. I think we need about 6.8 billion. LTO, umaapela ng karagdagang pondo para mapunan ang kakulangan sa produksyon ng mga plaka. Samantala, piso kontra dolyar, lalo pang humina. Eksperto, itinuturong dahilan ang inflation sa Amerika. At sa ating good news, isla ng Boracay, kinilala bilang isa sa pinakamagandang lugar sa mundo ngayong 2022. Ano-ano pang mga lugar kaya ang napabilang sa listahan? Magandang gabi, buwena mano sa ating newscast. Hindi na nakatakas sa kaliwat kanang taas presyo ang ilang school supplies, kabilang ang mga binibenta sa Divisoria. Nagbabala naman ang grupong Ban Toxics na huwag basta-basta bibilhin kung alin ang mura, lalo na't mapanganib ang mga produktong mataas ang lead content. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Sa gitna ng anunsyo ng gobyerno na magbabalik na ang face-to-face na klase dito sa bansa, sa gitna ng pandemya, ngunit ang reklamo ng tendero-tendera dito sa Divisoria, ang tumal ng bentahan ng kanilang mga panindang school supply. Mahina pa rin po. Oo, mataas pa. Sa wala pang budget siguro, walang pera yung mga tao. Wala na ngang masyadong namimili, sinabayan pa ng taas presyo ng ilang mga school supply sa ngayon. Pre-pandemic, mas mura siya, mas mababa. Ngayon kasi medyo tumaas siya ng presyo. Kaya ang reseller na si Lisa, sinamantala nang mamili ngayon para sa kanyang maliit na tindahan sa Valenzuela City dahil posibleng mas tumaas pa ang presyo ng mga gamit. Nag-stock na ako. Sabi nga nila, pagka malapit na yung pasukan at magpapasukan na, mas tataas pa yung presyo. Kaya namili na ako. Sa ngayon kasi, ang notebook na isang rim na may 10 pirasong laman, dating 90 pesos, ngayon ay 130 pesos na. Sa mga pad paper naman, dating naglalaro lamang sa 65 to 75 pesos, ngayon ay 105 pesos na. Dati nabibenta mo siya ng 10 piso per pad, ngayon nasa 12 na, 15, gano'n. Hindi katulad talaga ng may klase na lahat yun mabibenta. Ngayon, konti-konti lang. Pero ayon sa ilang mga suki, bagamat anya nagmahalang bentahan sa Divisoria, malaki pa rin daw ang diferensya ng presyo nito sa ilang tindahan ng school supply. Lalo na kung maramihan o bultuhan ang bibilhin. Mas mura kasi dito, pero medyo nagmahal ngayon kaysa nung bago mag-pandemic. Mas convenient po bumili po ng mga materials at saka makakabili ka ng maramihan or pending content. Pero paalala ng samahan ng Ban Toxics, hindi porke mura ay bilhin na natin kagad dito, mainam pa rin na gamitin, i-exercise natin ang ating karapatan bilang consumer. Ibig sabihin, kilatisin natin yung mga produkto, tingnan natin kung kompleto yung pakete, etiketa nito. Hindi lamang din presyo ang kailangan magiging pamantayan ng ating pamimili. Babala ng grupo, kapag mataas ang lead content sa isang produkto, maaari itong maging sanhi ng sakit. Ang pangunahing inaatake nito ay yung utak ng bata, pinapahina ang kanilang kaisipan at nagdudulot ito ng pinsala, lalong-lalo na dun sa bukod sa utak at sa iba pang parte ng kanilang katawan. Payo niya sa mga consumer, maging matalino at mapanuri, lalo na at mga bata ang gagamit ng mga school supply. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa mga magulang naman na kukuha ng school service para sa mga anak na magbabalik eskwela,
Nako, posible pong umakyat na rin ang presyo ng serbisyong ito. Ayon sa National Alliance of School Service Association, kailangang magtaas ng presyo ng ilan sa kanilang mga miyembro, bunsod na rin ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ngayon lang din kasi nakakabawi ang sektor matapos mawalan ng negosyo dahil online lang ang mga eskwelahan sa huling dalawang taon ng pandemya. Katunayan, marami na ang nag-iba ng kanilang hanap buhay. Kaya pakiusap ng grupo sa LTFRB, i-waive na muna o bawasan ang registration fees sa kanilang sektor. Kasi yung dati namin presyo na ang crude oil 37 pa lang, ang minimum namin is nasa 2,000. Eh halos times 2. Times 3, di ba? Naging ano pa. Eh kung gagawin namin 4,000, ang sinasabi ng magulang, sila na lang daw ang maghahatid. Or kaya sila ay magta-tricycle lang. Kaya yun ang nagiging problema namin malaki. So, di ba? Yun na lang inihingi namin na mairehistro namin. Lalo pang humina ang piso kontra dolyar. Umabot ito sa 56 pesos at 45 centavos. Ayon sa eksperto, inflation sa Amerika ang dahilan nito. Kaya naman, kahit nagkaroon ng rollback o bawas presyo sa petrolyo kamakailan, hindi ito gaanong maramdaman dahil sa mahinang piso. Ang balitang A to Z mula kay Micaela Ilaw. Umaaray na ang mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, lalo na ang mga may imported na raw material tulad ng mga delata, arena at iba pa. Lahat ng basic na binibili natin, tataas din. Medyo hindi siya balance kasi lahat nagtataas, pero yung minimum na sahod ng mga normal na Pinoy, hindi tumataas. Kailangan talagang yung bagong gobyerno ngayon gumawa ng paraan para mapataas ulit, kasi sobra na yung inflation rate natin. Eh lalo pong maghihirap ang mga Pilipino, wala tayong magagawang paraan at dapat tulungan ng gobyerno. Lalong nagmahal ang imported materials dahil humina pa ang piso kontra dolyar. Bahagyang nakarecover ang piso ngayong araw sa 56 pesos at 26 centavos kontra dolyar. Isang araw matapos itong umabot sa 56 pesos at 45 centavos na pinakamahina simula October 2004. Ayon kay Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort, dahilan pa rin ang paghina ng piso ay ang mataas na interest rates ng Central Bank sa Amerika. Kaya aniya, hindi lang piso ang humina. Yung example sa Japan, yung Japanese yen, pinakamahina na level yan sa loob ng 24 years. Nasa 137 na yun. Ganon din yung euro. Napakalakas ng dolyar against the euro. Almost the strongest US dollar in nearly 20 years. Naging almost 1 na yung euro. 1:1 na sila. Samantalang nanggaling yan sa 1.20 a few months ago. So, malakas talaga yung dolyar. Pero pwede namang lumakas ulit ang ilang global currency tulad ng piso kung wala na ang giyera at bumaba ang inflation sa Amerika. Eh, ang pinaka-importante siguro sa lahat, dapat matapos yung giyera. Kung kakilanganin ng milagro, biglang isang araw na pagod na lang sila, yung Russia tsaka Ukraine, sabihin nila ayaw na namin ng giyera, ay lalo makakatulong yun. Kasi babagsak ng pusa yung presyo ng lahi. Di ba? Dati below 100, pupunta yan ng below 100. Tapos bababa yung presyo ng ibang commodities. Bababa yung inflation. So bababa yung dollar, lalakas yung piso. Ayon pa kay Ricafort, maganda sana ngayon dahil sa bawas presyo ng petrolyo at ilang global commodities tulad ng wheat. Pero dahil humina ang piso, di rin ito maramdaman ng mga Pilipino. Halimbawa ang kerosene, batay sa world market, ay may maliit na rollback dapat pero nakain ng paghina ng piso kaya naging increase na. May nakita tayong initial computation na yung gasoline and diesel talagang mayroong pagbaba na nangyari. But the kerosene ayan ay hindi masyadong bumaba dahil nga na-offset yung paghina ng peso. Base sa unang dalawang araw ng trading sa world market, 2 pesos and 90 centavos na ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 45 centavos naman sa diesel. Sa susunod pong linggo ay wala tayong nakikitang taas as of today. At baka mas malaki pa yung posibilidad na steady lang o kung magkaroon man ng rollback ay bagay. Pababa ang overall trend sa presyo ng petrolyo dahil sa paghina ng ekonomiya ng mundo dulot ng inflation at lockdown sa ilang lugar sa China. Mukhang madadagdagan pa yung mga rollback natin.
Madudugtungan pa yan. Masusundan pa yan ng maraming rollback sa presyo ng local na gasolina, diesel at iba pang petroleum. Kasi yung oil, nasa, yung NYMEX oil nasa $95. Kumpara mo almost a month ago, yung mataas yan, nasa ano yan, down na siya ng $30. Kahit masundan ang bawas presyo sa susunod na linggo, malaki pa rin ang net increase sa presyo ng petrolyo mula Enero, kaya malayo pang makabalik sa presyo noong kasagsagan ng pandemya. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng pamahalaan kung paano kontrolin ang paghina ng piso. Pero una nang nabanggit ng mga eksperto na external factor kasi ang paglakas ng dolyar na pabor para sa mga exporting countries at hindi naman pabor sa Pilipinas na dumedepende sa importation. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Ilang linggo na lamang ay magbabalik na sa face-to-face classes ang mga mag-aaral. Pero ang pangakong libreng sakay sana sa tatlong rail line para sa kanila, mauunsami. Ang tanong, may ginagawa nga ba ang pamahalaan para masigurong walang mahihirapang commuter oras na kumapal muli ang kanilang bilang? May balitang A to Z si Ace Cruz. Pumredo ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa una nitong anunsyo na libreng sakay sa mga estudyante. Magugunit ang nangako ito na ililibre mga estudyante sa MRT3, LRT2 at PNR mula Agosto 22 hanggang Nobyembre 4 bilang tulong na rin sa maling pagbubukas ng klase. There was already a consensus na lahat. But of course, during the cabinet meeting, the instruction of the President is to recalibrate and focus on the LRT2. Paliwanag ni Transport Undersecretary for Rail Cesar Chavez, ito'y dahil mas praktikal ang LRT2 lalo't mas marami sumasakay na estudyante rito bago pa man pumutok ang COVID-19 pandemic. Pero posible rin daw bawiin ng tuluyan ang free rides. Sa halip, kung makikita natin na gaganda naman ang ekonomiya, full-blown na ang operasyon ng ekonomiya uli, 100% na ang capacity, doon ang sinasabi na guidance sa cabinet na pag-aralan ang slowly phase out of free rides, but sabi niya, implement the student fare. Kaya naman, ang magbabalik eskwela na si Beatriz sinimulan ng bumiyahe sa libreng sakay sa EDSA Bus Carousel imbis na sa MRT3 para puntahan at mag-ayos ng ilang dokumento sa papasukang TechVoc Institution sa Taguig City. Nang tanungin kung kamusta ang biyahe, pabirong sagot niya, handa na po ako makipagbalihan. Kwento niya, kung dati ay isa hanggang dalawang sakay lang siya para makapasok, ngayon, mas mahaba-haba na ang biyahe. Di po kasi kami familiar dito eh. Kaya kanina po, nagtanong lang din po kami. Kaya kailangan gumising po ng maaga kasi sa pila pa lang po, matatagalan na. Bagamat mahirap, kailangan daw niya itong pagdaanan para umusad din ang pangarap sa buhay. Agosto, nakatakdang ipatupad ang limited face-to-face classes sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral, habang target naman sa Nobyembre na ibalik na sa 5 araw kada linggo ang on-site na pagpasok. Ang Pandemic Task Force at ilang kinaukulang ahensya tiniyak na naghahanda na rin sila sa muling pagkapal ng commuter. Actually, nagpatawag po si Secretary Bautista inter-agency meeting this Friday at imimit po niya ang DepEd, ang PNP, ang DILG, ang MMDA and all those involved sa transport sector to discuss kung ano yung mga magiging direction and policies towards yung school opening nga po sa November. CLTFRB Chair Attorney Shelo Herfil, sinubukan ang EDSA Bus Carousel para personal na i-assess ang araw-araw na sinasapit ng mga commuter. Ilan sa mga napunan dito ay mga sakayan at babaan na dapat daw gawing mas accessible. May ilang commuter din na nagre-reklamong ubos oras ang araw-araw na pagpila para lang makasakay. Habang ilan naman ay masaya pa sa kasalukuyang estado ng pagkocommute sa EDSA Bus Carousel kung ikukumpara noon. Sobrang laking tulong kasi nakapila man hindi ng patintero ang sakay. Bulacan ako eh, so naglalaan ako ng mga 3 hours. Kasi doon tayuan talaga, siksikan. Wala. Hindi ka papaupuin, wala ka. Samantala, pag-aaralan na rin ng Metro Manila Mayors at ng MMDA ang posibleng pagpapalawak ng schedule ng number coding para masiguro ang mas mabilis sa daloy ng trapiko oras na magbukas na muli ang mga paaralan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umaapela naman ngayon ang LTO ng karagdagang pondo para mapunan ang kakulangan sa produksyon ng mga plaka, habang maghihigpit naman ang ahensya sa paggamit ng wangwang sa kalsada. May balitang A to Z si Giselle Simon.
humihingi ang Land Transportation Office ng karagdagang 6.8 bilyong piso na pondo para matugunan ang kakulangan sa produksyon ng plaka. Malaki pong backlog natin sa plaka po, ma'am. I think we need about 6.8 billion to address all of this backlog. Yung mga motor vehicle, yung four-wheel, tsaka yung motorcycle. Lalo na motorcycle, malaki talaga. Ayon kay LTO Office in Charge Attorney Romeo Vera Cruz, kapag may available na pondo, wala na magiging problema sa kanilang produksyon dahil gumagamit ang ahensya ng modernong makina. Pag meron pong plate, gagawin po namin yan. Sa ngayon nga, 2 ships. Pwede kami mag-produce 3 ships, no? Ang production namin ay 3 ships. May 2 robot din silang ginagamit para sa pagpuproduce sa motorcycle plate at isa para sa mga wheel driver. Kaya po natin yan. Yung backlog, pag meron lang pong pondo po. Samantala, nagbabala din ng LTO sa mga illegal na gumagamit ng wangwang. Ito ay matapos ang ilang ulat na may gumagamit ng wangwang na hindi otorisadong sasakyan sa lansangan. Kung mahuhuli, posibleng patawa ng mga lalabag dito nang hindi pababa sa 5,000 pisong multa. Maari ring kumpiskahin ang mga kagamitan at kanselahin ang driver license. Ayon sa LTO, ang maaari lamang gumamit ng wangwang at blinker ay ang matataas na opisyal ng gobyerno. Tulad na lamang ng presidente, vice president, senate president, house speaker at punong mahistrado ng Korte Suprema. Kasunod nito, hinihikayat ng LTO ang publiko na agad na mag-report ng mga insidente sa kalsada gamit ang Citizen app. Ayon sa ahensya, maaari magpadala ang publiko ng mga video ng mga insidente sa kalsada sa pamamagitan ng app at gagawa ng aksyon ang gobyerno. We are actually disseminating itong information na ito na tangkilikin ng ating mga kababayan itong Citizen apps, no? Para they can upload the videos kung ano yung mga nakikita nila sa lansangan para matulungan po ang ating gobyerno. Sinabi din ito na nilikha ang app upang itaguyod ang kaligtasan sa kalsada at ipatupad ang mga batas gayon din para mabigyan ng kapangyarihan ng publiko na mag-report ng anumang insidente. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Posible nang matapos ang isolation ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Biyernes, July 15, ayon sa Malacanang. Sa update kasi ng kanyang personal na physician na si Dr. Samuel Zacate, wala nang sintomas ng COVID-19 ang Pangulo sa huling 2 araw. Kaya kung magpapatuloy na ganito, maaari na siyang magbalik sa kanyang face-to-face engagements sa lalong madaling panahon. Nasa normal levels din daw lahat ng vital signs ng Pangulo. Sa kabila ng sakit, mababatid na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ni Pangulong Marcos online. Sa cabinet meeting nitong Martes, ibinahagi ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na tinututukan nito ang isyu ng ekonomiya at 2023 national budget. Department of Finance, Department of Public Works and Highways, Department of Tourism made their presentations yesterday. And of course, it's centered on our status of the country right now, economic-wise, and where we going, where we heading. Samantala, na panatili ni dating President Rodrigo Roa Duterte ang kanyang popularidad hanggang sa dulo ng kanyang panunungkulan. Sa huling SWS survey nitong Abril, 78% ng mga Pinoy ang nagsabing kontento sila kay Duterte. Kung ibabawas ang nasa 13% lamang na hindi satisfied, nasa 65% pa rin ang net satisfaction rating ni Duterte na itinuturing na very good. Ito na ang pinakamataas na rating para sa isang outgoing president ng bansa mula nang mag-umpisa ang survey noong 1986. Susunod sa ibayong balita, kasunod ng pagtindi ng kilos protesta sa Sri Lanka, state of emergency i-deneklara na. WHO muling magkakasanaman ng panibagong pagpupulong dahil pa rin sa monkeypox. At sa sports, sa Gilas, Pilipinas, humaharap ngayon sa matinding hamon. Ano kaya ito? Ang sagot sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inihain ni Senator Lauren Legarda ang panukalang batas na naglalayong taasan ang minimum na sweldo ng mga pampublikong guro at non-teaching personnel.
Pahayag ni Legarda, ipinanukala niya ang Senate Bill No. 4 dahil nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga kaguruan na magbigay ng sapat na suporta at kompensasyon upang matugunan ang tumataas na cost of living sa bansa. Layunin ng batas, ng panukalang batas, na itaas ang salary grade level ng mga public school teachers mula salary grade 11 ay gawin itong 15. Ang mga guro o instructor naman sa mga pampublikong universidad at kolehiyo ay bibigyan din ng pagtaas ng sweldo mula sa salary grade 12 hanggang sa 16 na. Sa naturang pahayag ni Legarda, dapat daw kilalanin ang makabuluhang papel ng mga guro at ibang tauhan nito sa pagbuo ng bansa dahil din ito sa pananatiling matatag sa layunin na ibigay ang pinakamahusay para sa mga batang Pilipino, lalo rin anya sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay, panahon na para itaas natin ang kanilang sweldo. Hindi pinagbigyan ng Quezon City Regional Trial Court ang hirit ng independent news outlet na Bulatlat na temporary restraining order sa pagpapasara sa kanila ng National Telecommunications Commission. Hindi kasi anila sapat ang katibayan ng naturang website para sa hinihiling na TRO. Mababatid na ipinasara ng NTC ang 26 na website na iniuugnay sa komunistang grupo kasunod ng rekomendasyon ng National Security Council. Samantala, itinutulak ngayon ni Benguet Representative Eric Yapat, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang Anti-Underage Drinking Act na naglalayong itaas ang legal drinking age sa bansa sa edad na 21. Sa kasalukuyan, 18 years old ang pinapayagan ng bumili ng alcoholic beverages. Lalong tumindi ang kilos protesta sa Sri Lanka kasunod ng pag-alis ng kanilang pinuno na pinaniniwalaan nilang umiwas sa pagkakadetina. Matapos ang palpak na pagresolba sa kanilang economic crisis, magkakasa naman ng panibagong pagpupulong ng WHO matapos lumobo muli ang kaso ng monkeypox. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Nagdeklara na ng state of emergency sa Sri Lanka dahil lalo pang tumindi ang pagpuprotesta ng mga demonstrador sa capital city. Matapos nilang mapag-alaman na lumipad na sa Maldives si President Gotabaya Rajapaksa kasama ang asawa at bodyguard nito sa harap ng matinding krisis pang ekonomiya ng kanilang bansa. Naniniwala ang mga rallyista na ginamit nito ang kapangyarihan bilang presidente para makaiwas sa pagkakakulong bago bumaba ng pwesto. Ngayong araw, ipinangako nito ang formal na pag-alis sa pwesto para bigyang daan ang mapayapang transition ng kanilang gobyerno noong sugurin ng libu-libong rallyista ang Presidential Palace. Ilang oras bago ito, itinalaga niya si Prime Minister Ranil Wickremesinghe bilang acting president. Napagdesisyonan ng Sri Lankan lawmakers na pumili ng bagong presidente sa July 20. Ayon sa Election Commission ng Sri Lanka, abuti ng hindi bababa sa 4 na buwan bago makapagdaos ng pangkalahatang eleksyon dahil sa kasalukuyang dagok na kinakaharap ng kanilang bansa. Pumalo na sa higit 9,000 kaso ng monkeypox ang naitala mula sa 63 bansa. Dahil dito, nakatakdang muling magpulong ang komite ng World Health Organization. The Emergency Committee for Monkeypox will reconvene next week and look at trends, how effective the countermeasures are, and make recommendations for what countries and communities should do to tackle the outbreak. Nagpapatuloy din ng kolaborasyon nila sa iba't ibang bansa at eksperto para sa mas malawig na pag-aaral sa monkeypox. Hindi pa rin ito ikinukonsidera bilang public health emergency of international concern sa kabila ng patuloy na pagkalat nito. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Malaking hamon ang kinaharap ngayon ng Gilas Pilipinas. Ilang araw mula nang magsimula ang panibagong window ng FIBA Asia Cup. Ito'y matapos na magtamo ng ankle injury si RJ Abarrientos habang nagpa-practice. Ayon kay Gilas coach Chot Reyes, na kanila nang oobserbahan pa si Abarrientos kung tuluyang gagaling ang natamong injury. Nasa Group D kasi ang Gilas kasama ang Lebanon, India at New Zealand, kung saan unang makakaharap nila ang India sa July 15
sa laro na gaganapin sa Jakarta. Magugunitang inanunsyo ng Gilas ang mga manlalaro na kalahok sa nasabing torneo na pinamumunuan ng team captain na si Thirdy Ravena, William Navarro, Carl Tamayo at iba pa. Sa aming pagbabalik sa ating Good News Pinay Nurse na binigyan ng medalya ni Queen Elizabeth, kilalanin. At isla ng Boracay, napabilang sa World's Greatest Places ngayong taon. Manatiling nakatutok kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating good news, Pinay Nurse nakatanggap ng George Cross Medal mula kay Queen Elizabeth. Si Nurse May Parsons na nagturok ng unang aprobadong COVID-19 vaccine sa buong mundo, ang isa sa mga panauhing pandangal ni Queen Elizabeth sa Windsor Castle nitong Martes, July 12. Ito ay para bigyan siya ng pinakamataas na parangal ng United Kingdom para sa mga sibilyan na nagpakita ng katangi-tanging katapangan. 4 na George Cross Medals ang iginawad sa National Health Service o NHS para sa 4 na frontliner representatives mula sa England, Wales, Scotland at Northern Ireland. Matatandaang noong December 8, 2020, gumawa ng kasaysayan si Nurse May nang iturok niya ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine sa 90-year-old na si Margaret Keenan na siyang unang taong naaprubahan na makatanggap ng bakuna. Saludo kami sa iyo, Nurse May. Isa pang good news, isla ng Boracay, kinilala bilang isa sa World's Greatest Places ngayong taon. Paradise Reborn, ganito nga inilarawan ng Time Magazine ang Boracay sa pagkilala nito sa pinakamagandang lugar ngayong 2022. Highlight sa article ang pagsasailalim sa kilalang tourist destination sa 6 na buwan na rehabilitasyon matapos tawagin ito ni Pangulong Duterte na cesspool o naging tapunan ng basura. Bagamat nakaapekto ang pandemya sa turismo sa Pinas, sinabi ng Time na binigyan lamang nito ang Boracay ng mas mahabang panahon para makabangon. Ang 50 places na nakapasok sa listahan ng Time ay batay sa mga nominasyon mula sa international network ng mga correspondent at contributors ng Time. Pasok din ang Bali, Indonesia, Kyushu Island sa Japan, Great Barrier Reef sa Australia at marami pang iba. Ikinatuwa naman ng Tourism Department ang pagkilala, kaya huwag pong maging dayuhan sa sarili nating bansa, pasyal na rin sa Boracay, arat na mga ka-A to Z. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi sa amin dito sa Balitang A to Z. Sundan at i-like lang kami sa aming social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the day ay mula sa isang American consultant na si David Allen. Ayon kay Allen, kung wala ka nang naiwan na gawain, mas madaling baguhin ang mga prioridad. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!